tuwing ako ay matatakot at mapanghihinaan ng loob, I draw strength in prayer, knowing that I have a God who is bigger and more powerful than any of my problems and fears combined. Ako po si Rosalina Arnaiz. Mangyari kay Mama Mary na nagiling po ako sa kanya na pagalingin yung paa ng asawa ko. Tapos gumaling naman po siya. Nalimutan ko siya, hindi ako lumalapit na dito. Doon ko po na ano nung papanaginipin ako niya na bakit di ka na pumupunta sa akin? Nagsimba po ako nung time na yun. Ipinaramdam niya sa akin po na talagang lumapit ako sa kanya, na iyak-iyak ako sa sitwasyon. Doon nga po yung time na gumaling siya, doon naman binawi sa akin ang asawa ko. Kaya doon mas ang narap doon po nung time na namasay siya. Doon ko na naramdaman yung sumarang mabuo na. Ba't ganun? Nagdasal po ako sa kanya na Lord, patawarin mo kami kung may nagawa kaming pagkukulang, pagkakamali. Alam ko na hindi ako nakakalimot sa kanya. Natuwa nga ako dahil tinuro niya ako para pumunta dito, na maglingkod sa kanya. Itinuro sa akin po yung way na maging matatag ako sa kanya. Sa mga pagsusubog yun, maging matatag ka. Talagang kapit ka sa kanya. Hindi siya tumigil sa pagdarasal at hindi siya natakot, sapagkat ang panalangin at pagtitiwala sa Diyos ay nagiging daan upang tayo ay magpatuloy sumunod sa ating Panginoon. Kapag meron tayo hindi nauunawaan kaagad, kapag nais natin malaman ang kalooban ng Diyos, hindi natin kailangan ang isip natin at puso ay maging magulo, sapagkat ang kinakailangan natin sa bawat pangyayari sa ating buhay ay ang katahimikan. Tinuturuan tayo ni Santa Bernardita ng ating buhay pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig at pagsunod.